Si Yuta ang isa sa mga sorcerer na nabanggit ni Gojo na kaya umanong sumurpas sa kanyang lakas. At ngayon nakaharap na nito ang tumalo kay Gojo na si Ryomin Sukuna, ang tanong, kaya bang talunin ni Yuta si Sukuna gamit lamang ang kanyang current power at sirika? O baka si Yuta na naman ang susunod na magiging biktima ng King of Curses? Well, paano kung sasabihin kong sa laban na to ay hindi lang sa mahihirapan si Sukuna, kundi may chance pa talaga ni Yutang manalo sa laban na to? Kaya naman sa video to ay alamin natin kung gaano nga ba kataas ang chances of winning ni Yuta, at ipapaliwanag ko na rin ang mga possible scenarios na maaaring magpapanalo sa ating bida laban sa King of Curses. Nang sa ganon ay mas maiintindihan nyo pa ng gusto na sa labang to ay hindi talaga ito magiging isang easy win para kay Sukuna. Kaya naman huwag na natin patagalin pa, let's get into it. Sisimulan natin dito sa brief summary sa kasalukuyang lakas na tinataglay ngayon nitong dalawa. So mula nung nagkaroon ng restart ang katawan ni Sukuna ay ang lahat ng mga major injuries na naidulot sana ni Gojo sa kanya noon ay ngayon ay burado na at back to full health na si Sukuna. Kaya i-assume na rin natin na matapos ang pagkamatay ni Gojo ay napakaliit lang din na health bar ang nakuha sa kanya, sapagkat puro easy win lang naman ang nangyari after that. Dito naman kay Yuta ay nasa full health rin si Yuta, sapagkat minadali niya lang naman ang kanyang assassination kay Kenjaku. Also kung titignan nyo ay nasa base form pa si Rika dito. So hindi pa ginamit ni Yuta ang fully manifested form nito. Kaya with that in mind ay nasa great condition pa ang dalawa. Kaya ngayon ay titignan na natin ang kani-kanilang capability sa laban. Unahin na natin sa Curse Energy Reserves. Sa Curse Energy Reserves ay masasabi talaga nating lamang si Sukuna dito. Dahil ayon pa kay Yuta mismo na may doble o higit parang Curse Energy Reserves si Sukuna kaysa sa kanya. Which means, si Sukuna ang may pinakamaraming Curse Energy Reserve sa series. However, hindi ibig sabihin na dahil sa mas may maraming Curse Energy si Sukuna ay lugi na si Yuta, sapagkat kung sakali mang mauubusan ng Curse Energy si Yuta, pwede niya namang isama ng fully manifested form na Rika upang bigyan siya ng Curse Energy supply sa loob ng 5 minuto. At kung ma-expire na ang 5-minute limit na yan, ay mare-replenish naman ang Curse Energy Reserves ni Yuta. Nangangahulugan na masabi nating magkapantay lang pala sila sa dami ng Curse Energy Reserves due to the fact na kayang i-replenish ni Yuta ang kanyang nawalang Curse Energy sa tulong ni Rika. Now dito naman sa Curse Energy Output. Sa Curse Energy Output, kahit na may napakalakas na Curse Energy Output si Yuta, medyo nalalamang si Sukuna dito. Kasi dahil sa ekstrang mga kamay ni Sukuna na gumagawa ng hand signs at sa kanyang extra pang bibig na nagcha-chant, mas napapalakas kasi ni Sukuna dito ang kanyang mga atake dahil sa mas pinalakas niyang Curse Energy Output. So in this category mga kaibigan, sa Curse Energy Output panalo si Sukuna. Now dito naman sa Curse Energy Manipulation, dito ay masabi ko na parehas lang si Yuta at Sukuna na napaka-proficient sa pagmamanipula ng kanilang Curse Energy due to the fact na nakakapag-perform sila ng advanced form of Curse Energy Manipulation at yan ay ang pag-activate ng Reverse Curse Technique. In fact, ang Reverse Curse Technique ni Yuta kaya niyang i-apply sa ibang tao, bagay na di nagagawa ni Gojo. Also, dahil sa expertise ni Yuta sa Reverse Curse Technique, masasabi ko na ito ang isa sa mga factor na tatagal talaga siya sa laban na to. So sa Curse Energy Manipulation ay tabla lang sila. Dito naman tayo sa Curse Energy Reinforcement. Sa Curse Energy Reinforcement masabi kong tabla rin ang dalawa mga kaibigan na kaya nilang padaluyin ang kanilang Curse Energy sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan hanggang sa pag-i-imbued ng Curse Energy sa kanilang mga armas. Dahil din sa Curse Energy Reinforcement, magagawa ni Yuta makipagsabayan kay Sukuna sa strength at durability, sapagkat na-enhance ng Curse Energy Reinforcement ang strength, durability at even speed ng isang sorcerer. Kaya nakikita ko na tulad ni Gojo, si Yuta kaya makipag-toe-to-toe kay Sukuna pagdating rin sa hand-to-hand combat. Kasi even though medyo lamang nga si Sukuna sa kanyang mga kamay, hindi naman may pagkakaila na napakahusay din ni Yuta sa close quarter hand-to-hand combat. In fact, mas prefer pa nga ni Yuta ang ganitong klase ng pakipaglaban. Also, hindi rin matatawag na lugi si Yuta sa hand-to-hand combat dahil ngayon na wala ng curse tool si Sukuna, pwedeng gamitin ni Yuta dito ang kanyang iba pang mga curse tool aside sa kanyang katana. Dahil bukod sa nagpo-provide ang fully manifested form na Rika ng curse energy, nagpo-provide din ito mga kaibigan ng iba't ibang klase ng curse tools. Nasigurado ako na may mga nakatago pa si Yuta ang malalakas na curse tool na maaaring gagamitin niya sa laban na to. At wag rin natin kakalimutan na sa physical fights, nandiyan din si Rika bilang guard at backup ni Yuta. Kaya sa physical fights, masabi kong kapantay lang sila. However, isa sa mga bagay na nalalamang talaga si Sukuna ay ang sa category ng Curse Energy Efficiency. Dito rin talaga nag-e-exercise si Sukuna mga kaibigan dahil ayon pa kay Kashimo na kung di
lang daw sa Six Eyes ni Gojo noon ay malalamangan daw talaga ni Zuko na si Gojo pagdating sa Curse Energy Efficiency. Dahil dyan ay nakakagawa si Zuko na ng mga malalakas na mga atake habang mini-maintain ang consumption ng kanyang Curse Energy nang walang nasasayang. Kaya even though kayang mag-replenish ni Yuta ng kanyang mga nawalang Curse Energy, ay I'll still believe mga kaibigan na mas matagal pa ring maubusan ng Curse Energy si Zuko na kesa sa kanya. Dahil napaka-efficient nga nito sa paggamit ng kanyang Curse Energy. Now pagdating naman sa speed ay masabi ko na nananaig pa rin si Zuko na dahil nakita nyo naman na kahit sa full form ni Kashimo ay nagawa niya pa rin itong mahigitan pa sa bilis. Ngunit kahit mas mabilis pa si Zuko na dito mga kaibigan ay hindi rin niya basta-bastang matatamaan si Yuta ng mga suntok at sipa dahil may rika pa naman si Yuta. So sa mga categories na yan mga kaibigan at sa mga nabanggit natin ay medyo tabla-tabla lang talaga ang dalawa in terms of hand-to-hand combat at sa kanilang mga expertise sa paggamit ng Curse Energy at sa dami ng kanilang Curse Energy Reserves. Though lamang pa rin si Zuko na mga kaibigan pagdating sa Curse Energy Output at sa Curse Energy Efficiency. Pero may mga bagay pa naman si Yuta ang tinatago mga kaibigan na maaaring gagamitin niya upang manalo sa laban na to. Dahil ngayon, ay dito naman tayo sa mga klase ng mga atake na kaya nilang i-unleash. Unahin muna natin kay Zuko na. Si Zuko na ay may napakalakas ng slashing attacks ng atake na tumapos kay Gojo. However, ang slashing attack na yan mga kaibigan ay for some reason ay di niya nagagamit ng madalas unlike sa mga normal slashes. Other than that, ay ang madalas talaga niyang ginagamit ay mga normal dismantle for long range. Short range naman ay ang cleave na isang mas malakas at mas potent pa na slashing attack. Bukod dyan, ay may isa pang atake si Zuko na hindi pa niya ipinapakita. At yun na nga ang fire ability na ginamit niya noon sa Shibuya. Masabi ko na isa rin yon sa napakalakas na atake na kaya niyang i-unleash sa laban na to. Na-activate niya lamang ito kung bibigkasin niya ang salitang open at hanggang ngayon ay di pa ibinunyag kung may iba pa bang ability ang pwede niyang gamitin sa tuwing bibigkasin niya ang salitang open. So yan mga kaibigan so far ang mga ataking kayang gawin ni Zuko na laban kay Yuta excluding the domain expansion na pag-uusapan natin maya-maya. Now dito naman tayo kay Yuta. Well masabi ko mga kaibigan na kung di gagamitin ni Yuta ang fully manifested form na Rika eh eventually matatalo talaga siya mga kaibigan o mas madali siyang talunin ni Zuko na dito. Dahil physical attacks lang naman at ang kanyang katana kasama si Rika ang kanyang maitatapat kay Zuko na kung di niya gagamitin ang fully manifested form. Pero kung gagamitin niya ang full form ni Rika mga kaibigan, ay dito na talaga mag-shine si Yuta. Dahil aside sa mas lalakas na si Rika sa form na to, ay dito na rin ito makakapag-release ng isang napakalakas na Curse Energy Blast. Dito na rin magagamit ni Yuta sa laban ang kanyang mga nakatagong curse tools at syempre magagamit niya na rin ang kanyang mga nakopyang curse techniques. Kaya kung darating na ang time na gagamitin na ni Yuta ang fully manifested form na Rika, eh kahit 5 minutes lang ang time limit na pwedeng gamitin ni Yuta ang copied curse techniques, eh sigurado ako na ito ang 5 minutes na magpapahirap talaga kay Zuko na. Kasi dito na masyashowcase ni Yuta ang lahat ng mga kanyang nakopyang curse techniques. At ang unang curse technique na alam natin na gagamit niya mga kaibigan ay ang curse speech. Na although kahit di ito isang type of attack na magdudulot talaga ng massive damage kay Zuko na, eh sa tingin ko na kung gagamitin ito ni Yuta upang hindi makilos si Zuko na ng kahit mga 1 second lamang, eh sapat na ito upang makahanap ng moment si Yuta na makapag-land ng napakalakas na atake sa King of Curses. Pangalawang copied curse technique naman ay ang sky manipulation ni Takakuuro. Kaya ni Yuta gamitin ito bilang pangdepensa sa mga paparating na mga atake ni Zuko na at gamit din ng curse technique na to, eh pwede ni Yuta ibalik kay Zuko na ang mga sarili nitong mga atake tulad sa ginawa ni Uro kay Ishiguro noon at sa ginawa naman ni Yuta kay Ishiguro. Pwede rin gamitin ni Yuta dito ang Thin Ice Missile in close range. Ang susunod naman na copied curse technique na pwede niyang gamitin mga kaibigan na alam nating nakopya na niya ay ang curse technique ni Dhruv Lakdawala. Sa curse technique na ito ay nagagawa ni Yuta makapagsummon ng mga maliliit na mga Shikigami. Na although parang mahina lang ang mga ataking to, pero ang space na nadadaanan ng mga Shikigami mga kaibigan ay nagiging kanilang sariling domain na kung tatayo ang target sa space na yan ay automatic na matatamaan ito ng mga slashing attacks. Now mind you, tatlo lang ang ipinakitang nakopyang curse technique ni Yuta mga kaibigan at halos lahat ng mga curse technique na yan ay mula lamang sa mga kaling game players na kanyang mga tinalo. Kaya with that in mind ay sigurado ako na after sa kanilang 1 month training ay mas dumami pa ang mga curse technique na nakopya ni Yuta na maaaring itatapat niya ngayon kay Zuko na mga kaibigan. At ang isa sa mga maaaring niyang gagamitin mga kaibigan ay ang curse technique ni Angel na kung saan ay pwede niyang gamitin ang Jacob's Ladder upang ma-extinguish ang curse technique ni Zuko na. Ang technique na ito ay hindi lang nag-i-extinguish sa curse technique kundi nagpipurify din sa mga masasama. Isang uri ng atake na napaka-effective kay Zuko na noon. So maaaring isa yan sa mga attacks na gagamitin ni Yuta. Pangalawa, ay syempre ang curse technique ni Fumihiko Takaba. Gamit ang curse technique na to ay maaaring ang mga atake ni Zuko na ay wala nang silbi pa kay Yuta. Tulad sa ginawa ni Takaba sa mga atake ni Kenjaku. At speaking of Kenjaku, kung napatay nga talaga ni Yuta si Kenjaku
ako ay malaki ang tsansa na ang curse technique nito ay nakopya na ni Yuta, including the curse spirit manipulation. Isang curse technique na magbibigay kay Yuta ng advantage upang mas mahirapan pa si Sukuna sa pagpupuntirya sa kanya. What's more interesting ay possible din na nakopya rin ni Yuta ang curse technique ni Gojo. Na kung nakopya nga ni Yuta ang limitless ay magkakaroon na siya ngayon ng mga atake na napaka-destructive, mga kaibigan. Also pwede na rin siyang makapag-teleport upang makaiwas sa mga atake. So ang mga curse technique na yan ay napaka-effective talaga kay Sukuna kung akong pasasabihin. At iilan lang yan sa marami pang curse technique na maaaring nakopya na ni Yuta upang pangtapat kay Sukuna. Kaya masabi ko na ang 5 minutes na to, mga kaibigan, ay ang 5 minutes na magpapahirap talaga sa King of Curses. Ngayon, pwede nyo namang sabihin na wala rin namang silbi ang lahat ng yan kung gagamitin na ni Sukuna ang kanyang domain expansion. Napag-uusapan natin ngayon, mga kaibigan. Well, kahit panalo naman talaga si Sukuna sa Battle of Domain, eh huwag din natin kakalimutan na unknown pa ang domain expansion ni Yuta. Pero syempre, 100% ay masabi rin natin matatalo rin talaga si Yuta sa domain battle dahil mas malakas pa rin ang barrierless domain ni Sukuna. Pero what if, mga kaibigan, na ang domain expansion ni Yuta ay kaya palang kumopya sa domain expansion ng kanyang mga nakopyang curse technique? Na kung ganun, ay ang tayong nakikita kong pangtapat sa malevolent shrine ni Sukuna ay ang malevolent shrine din. Oo, mga kaibigan, pwede ni Yutang makopya ang curse technique ni Sukuna. Dahil kung totoo nga ang assumption nila na para makopya raw ni Rika ang isang curse technique, ay kailangan daw ni Rika makain ang parte ng katawan ng sorcerer na yan. At dahil sa nakita nga natin na pinutol ni Sukuna ang kanyang kamay noon laban kay Guru, mga kaibigan, ay magiging at risk na si Sukuna na makopya ang kanyang curse technique. Dahil eventually, kakainin talaga ni Rika ang kamay na yon upang makopya lamang ang curse technique ni Sukuna. Na kung sakali mang kaya ni Yutang kopyahin pati ang domain expansion, ay masasabi kong pwede nang tumapat si Yuta sa domain expansion ni Sukuna kung gagamitin niya rin ang malevolent shrine. Kaya overall, from capabilities, mga atake na kaya nilang i-unleash at sa domain expansion, ay masabi ko na napakadikit lang talaga ng laban nila. Though assumption lang natin ang tungkol sa domain expansion ni Yuta, mga kaibigan, pero kahit pagpalagay na natin na walang pantapat si Yuta sa Battle of Domain, ay kung sakali mang mag-a-activate si Sukuna ng malevolent shrine, ay pwede namang mag-teleport si Yuta papalayo if ever nakopya niya ang curse technique ni Gojo. Kaya para sa akin ay dahil sa combination ng mga kapid curse techniques ni Yuta, sa dami ng kanyang curse energy reserve, sa husay din ng kanyang RCT, at na dahil na rin kay Rika mismo, ay masasabi kong may chance talaga siyang manalo, mga kaibigan, sa laban na to. Especially kung makakapag-unleash pa siya ng Black Flash, kasi minsan na siya nakapag-unleash ng Black Flash noon. Na kung mangyari man yan, ay dito naman papaboost o magkakaroon ng buff si Yuta, mga kaibigan, at magamit ang kanyang 120% ng kanyang maximum potential. Kaya sa match na to ay masasabi ko na 60% chance na mananalo si Sukuna, 40% chance lang naman na mananalo si Yuta. Pero almost neck and neck talaga ang kanilang matchup. Basta't magagamit lang talaga ni Yuta ang tamang combination ng mga kapid curse techniques at mga combination din ng mga iba't ibang curse tools, mga kaibigan, na pangtapat kay Sukuna. Kaya even though pabor pa rin kay Sukuna ang pagkapanalo dahil sa kanyang hidden abilities at sa domain amplification pa nito for defense, ay sigurado naman ako na may maibubuga pa rin si Yuta, mga kaibigan, dito sa laban na to. After all, ay sinabi na ni Gojo mismo na isa si Yuta sa maaaring magsusurpass sa kanya. At posible na ito na ang time na i-break na ni Yuta ang kanyang mga limits. So yan, mga kaibigan, kayo ano sa tingin nyo ang posibleng gagawin ni Yuta upang matalo si Sukuna sa matchup na to? Sang-ayon ba kayo sa mga nabanggit natin na odds of winning ni Yuta, mga kaibigan? Well, let me know your thoughts and opinion dyan sa comment section. Maraming salamat. And may kung nagustuhan nyo ang ating video, you can get a like, comment, follow, or subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.